Okay, great morning. Especially to my team, Elite Visionary Cotabato Global. Yan. So ito naman yung ating Nissan, ating Honda Rebel 500cc. Okay. Kasi kailangan natin yan ng protection para sa mga sun protection yan, sa init, para ma-preserve natin yung kanyang kulay. Okay? So, diba? Yung sabi ko na kailangan natin maalagaan anuman yung mga gamit, okay, na ating pinagkatiwala sa atin. Kasi kung hindi natin yung maalagaan, kukunin yan balik ng God sa atin. Okay? Kaya, yan. Yan yung natutunan ko anong gawin na habang tinatakap yung journey ko. Yes. Okay? So, he who has more shall be given. Yeah. So, inshallah. Yan. Thanks, God. Okay. Hopefully, so ay yan, madagdagan pa. Kasi, siyempre, dalawa kami ni Mrs. ang pagdating ng araw, magra-ride. Ay, dapat dalawa na ito. Kasi merong Honda Rebel na 1000cc. Yan, Honda Rebel 1000cc. Ito kasi 500cc lang. So, yung 1000cc, ano na yun eh? Automatic. Kaya, siguro, ano kayang, ano na, no? Diba? Ibang ano siguro yun? Ibang level. 1000cc na motor, tapos automatic siya. Okay? So, yan. Okay? Mayroon akong topic ngayon na gusto mo share sa inyo. Ito po yung ating tinatawag nating needs at wants. Okay, ano ba ang ating needs? Ano rin ba ang ating wants? So, magkaiba yan eh. Kasi yung needs, yan po yung kailangan mo talaga in order for you to survive. O, yan yung needs mo. Pagkain, okay, shelter, ito yung matulugan mo, okay, and then comfort, di ba, na makapagbigay sa'yo ng makapag-survive ka, okay, makapag-aral ka, education, yan yung needs mo, okay. So, kailangan ma-identify mo yan, kasi pag yan ma-identify mo, so, malaki ang chance na makukuha mo yung needs mo at makukuha mo rin yung wants mo. Okay. So, like for example, dito sa motor. Okay, ito yung mga motors ko eh. Okay, ito yung unang motor namin. Ito yung Mio. So, makonsider mo ito na needs. Kasi bakit? Kailangan mo eh. Sa pagtrabaho mo, transportation mo para makatipid ka at masulo mo yung ano mo, lakad mo. So, kailangan mo ng motor. Lalo na kung maliit pa yung budget natin. So, yun yung unang nakuha ng motor. Ito yung Mio. So, consider mo yan as needs. Hindi yung pangalawang motor namin. Ito na po yung click. Honda click. So, yun yun. Consider mo yan siya na needs din. Kasi, siyempre gusto ko na, ayan, may bago naman. Kasi, luma na yung Mio. Ito, yung Mio. 2015 namin niya nakuha ng Mio. So ito naman, mga ano na ito eh, 2020 na. Okay? So itong ating Honda Rebel, ito yung ma-consider natin as wants. Okay? Yung Fortuner, okay, na dinadrive ngayon ni Mrs., yan po yung wants. Okay? So kung makikita natin, ang ating income, okay, ang ating typical na income dito sa Pilipinas. Kung makikita niyo, mapapansin niyo, mapag-aralan niyo, mag-analyze niyo. Karamihan ang kaya niyang ibigay, ma-provide yung needs lang. Di ba? Karamihan ng empleyado, ito lang ang karamihan sasakyan ng kukuha. Ganon din kami noon. Wala pa kami dito sa negosyo ng first metapa. So, ito lang yung meron kami. So, bahay. So, maaaring, di ba?
halaga ng bahay, 100,000 to 100,000. So yun yung kaya natin. So ngayon, 100,000 to 100,000, ano na lang bahay na kaya mong itayo doon, di ba? So again, yung 100,000 to 100,000, hindi na rin yan madaling kukunin. But again, maaaring yun lang ang kayang maipubay, makukuha mo dyan sa karamihang kita ng isang